anak, kain na, oh. Ayan, akin, nalagyan ko ng ulam. Wait lang, anak. Ito. Akin na. Oh, ha? Ayan, okay na yan, anak. Matutuyo rin yan mamaya. Tulog. Lagyan kita pareho. Daddy, sinusuklay po muna ni Mami hair ko. Suklay? Oh, sige. Ito. Ayaw, anak eh. Ito na lang. Ay, ano ba to? Ayan. Okay na yan, anak. Ha? Daddy, nilalagyan po muna ako ni Mami lagi ng something sa hair para neat and pretty ako tignan. Huh? Anong nilalagay ng nanay mo sa buhok mo? Ito po. Yan? Ito. Wow, di ba? Ganda-ganda ng anak ko. Daddy, nilalagyan din po ako ni Mami ng powder. Powder? Saan nilalagay? Sa likod mo? Ha? Sa face po. Sige, anak. Ito. Ay, teka. Wait lang, ha? Yan. Diba, anak? Yan. Daddy, ang dami. Mukha na akong mumu. Mukha ka ng mumu? Oh. Ito. Oh. Kuya, kailangan mo ng tulong? Ay, patanggal. Babawasan yung nasa mukha niya. Tapos patawag na rin si Lola Pilar, pakasabi kakain na. Ah, kuya, wala si Lola eh. Umalis kanina. Bakit daw? Di ko nga din po alam eh. Nagtanong din ako kanina kay ate, di din daw niya alam. Salamat po. Ako lang. Mo, ginagulat. Masusuntok kita eh. Halika na! So, of course, ito ang gym area para sa mga heavy physical activities. And then, ang visiting area natin para sa mga visitors ng patients. Dito nag-check up. Dito yung mga doctors, nurses, para if ever may kulang, merong something na kailangan gawin, ganon. And then, ang rehabilitation area natin. So, nandito ako most of the time. Excited ka na? Medyo kinakabahan ako, pero kakayanin. Ayun yan. Oop. Sige, dahan-dahan. Oop. Yeah. Kaya? Sige, dahan-dahan lang, ha? Ayun. Sige, sir. Angat na ka. Ito, dahan-dahan lang. Ba? Ginawa ni Juliana yon? Sinira niya phone mo? Wasak na wasak. Kasama lahat ng ebidensya. That's crazy. Pero bakit ba kasi ginagawa mo pa yon? Alam mo kung bakit ko ginagawa yun? Para pagbayarin siya. Pero ko rin naman yung gumagawa ng paraan para magkasama pa rin kayo eh. Nakatira pa rin kayo sa isang bahay. Olivia, may rason ako kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Rason ba kung gumagawa ka ng excuse? Para saan?
iwasan yung totoong nararamdaman mo. Alam mo, Victor, lahat ng tao nagsisinungaling. Alam mo kung ano yung mas malala doon? Yung nagsisinungaling ka sa sarili. Eh, di ko naman tinatago sa kanila yung galit ko eh. Naiintindihan ko naman yung galit mo, Victor eh. Mas malala pa yung pangloloko at pagsisinungaling na Juliana. Dahil hindi lang naman isang beses, kundi pa ulit-ulit. Nililin lang ka ng taong minahal mo. Pero alam mo ba kung ano nakikita ko? Ano? Na nagsisungaling ka. Maghanda ka na sabihin yung totoo. Nandito lang ako. Halos itakwil na ako ng lola ko. May hawak siyang ebidensya laban sa atin. Hindi niya magagawa yun. Mahal na mahal ka nun. Hindi katulad ng mama mo, lola ko. Bata pa lang kami, hindi niya na ako kinukonsente. Bakit lagi na lang ganito? Bakit lagi na lang ako nawawalan? Pati lola ko galit na galit sa akin ngayon. Liana. Hindi tayo nagpaparamihan ng sinakripisyo. Huwag tayo magbilangan. Nag-usap na tayo, di ba? Uunahin natin yung annulment mo and we'll take it from there. Matatanggap din nila tayo. Sana pag dumating tayo sa puntong yun, buo pa ako. Hindi ako mawawala sa'yo, Liana. Everything will be okay. Nasa tama tayo. All we need to do is to get Lola Pilar on our side. Ano pong ginagawa niya dito? Ah, huwag ka mag-alala. Hindi ako nagpunta dito para makapag-away. Yung totoo, gusto ko lang tulungan. Bago po ata yun. Hanggang kailan niyo balak tumira sa bahay na to? Bakit hindi niyo tanungin ang anak niyo? Total siya naman ang nakaisip nito eh. Pareho tayo ng gusto. Yung magkalayo na tayo, hindi ba? Meron akong solusyon. Pero, pakita mo muna sa akin na nagbago ka, na nag-iisip ka. Game! Tigil, ha? Aya? Sige lang, ha? Dire-diretso lang. Oops! Oh. Oh, Victor. Kaya pa? Eh, kung gusto mo, si Jimboy na lang muna mag-train. Kaya ko naman, Coach. Pagod lang ako sa trabaho. Tsaka, unang araw kasi, ako rin nagkatitsundo kay Abby. Si Juliana? Marami daw ginagawa sa trabaho, eh. Kaya ako daw muna. Hanggang kailan? Alam mo, Victor, kung nahihirapan ka,
Eh, pwede namang huwag ka na munang pumasok dito. Kaya ko, Coach. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Maraming bayarin sa bahay. Tsaka gusto ko na rin tumulong dito sa gym. Nabunan niyo ho ba yung kailangan sa City Hall? Huwag mo nang isipin yon. Siya nga pala, naisip ko na kung talagang gusto mong bumalik sa boxing, kailangan mo uli ng lisensya. Pero alam mo naman siguro na hindi kabilis o kadali yung magiging laban mo. Wala naman hong kasa sa akin yun. Siguraduhin mo lang na handa ka at kaya mo. Mahirap yung nahahati ang katawan sa maraming responsibilidad. Bukod sa trabaho mo, may isyu ka pa rin personal. Kakayanin ko, Coach. At saka wala naman akong desisyon na hindi pinanindigan eh. At wala rin akong laban na inatrasan. Sige, sige lang, sige lang. Ba't kayo tumitigil? Hindi pa tapos ah. Sylvia. Buti naman nandito ka na. I was talking to your secretary, pero ang sinabi niya sa akin, wala ka naman daw nakaschedule ng meeting ngayon. Bakit? May nangyari ba? Yes. Kanina ko pa inaantay ng misis mo, Alex. Sorry, pero what's happening? I'm sorry. I wanted it to be a surprise. Your wife is our newest associate. Malaki, maaliwala, sa tigit sa lahat, tahimik. Goodbye itong bahay na to para sa inyo. Ika na lang. Ika na. Sige. Salamat, Victor. Ano, nagustuhan niyo ba yung donut sa taas? Hindi pa nila nakikita yung likuran ng bahay. Ako. Mami? Ah, Abby, anak. Kayo na pala, basa ng school ah. Bakit kinabi kayo? Pumunta pa kasi kami yung gym, tapos dinaanan namin si Lola. Dito na ulit kayo, La? Anak, mag-bless ka muna kay Lola Amelia mo. Anak, mag-shower ka na muna sa taas. Susunod si Mami dun. Halika na, Apo. Sasamahan kita. Paano mag-akyat niya, Lola? Iwan niya lang ako dyan. Salamat, Victor. Anong meron? Kanina lang pangit mo sa akin, mahilig ka magluto, di ba? Halika, punta natin ang kitchen. Okay. Okay. Dito. Ibibenta ko na itong bahay. Sylvia, umalis ka pala. Sinundo mo si Alex? No, Ma. We're colleagues now. Anong we're colleagues now? Magpa-practice na po ulit ako ng law. Ano pang buti yun? Para magamit mo yung pinag-aralan mo. At saka, siyempre, lagi kayong magkasama ni Alex, di ba? Yes, exactly. Di ba, Alex? Miss na ako. May balita rin ako sa'yo. Binibenta na yung bahay nila, Juliana. Mawawala na sila sa buhay natin. At hindi ka na dapat mag-alala.
Dinala mo na naman si Abby sa gym. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo siyang dadalhin doon? Wala akong nakikitang masama doon. Victor, kung sino-sino yung mga nandun, ano ba? Oh, kilala mo naman yung mga tao nandun, di ba? Masama ba silang tao? Minsan nga, yung mga nakatira pa sa magagandang bahay, yung maitim yung puti. Ano, desidido ka na ba talaga ng benta tong bahay? Oo. Oh. Dahil hindi ko na kayang bayaran yung hulog dito eh. Yung ba talaga ang dahilan? May trabaho naman ako, di ba? Kumpara sa kinikita mo din sa barko, sa tingin mo ba sapat yun, Victor? May sapat ba sa'yo? Kailan ka ba na kontento? Oo na! Sakim na ako! Yun naman ang gusto mo marinig, hindi ba? Sa tingin mo, bakit ba ako nagpapakahirap sa pagkatrabaho? Para lang ba sa akin yun, ha? Para yun sa anak natin! Dahil ang gusto ko, mabigyan siya ng maganda kinabukasan! Pareho lang tayo nagpapakahirap! Ang pinagkaiba natin, hindi ko sinasakripisyo yung oras ko para sa anak natin! Alam mo, pagod na ako na pinaparinig mo sa akin na masama akong ina, na masama akong asawa! O sige, pagbibigyan kita! Magre-resign ako sa trabaho! Yun naman ang gusto mo, di ba? Dahil gusto mo mag-alaga na lang ako ng anak natin. Mag-alaga na lang ng anak natin. Sa tingin mo, hindi ko gusto yun. Gusto ko yun. Masarap ang buhay ko, Victor. Ikaw ang bumuhay sa amin. Ngayon, patunayan mo sa sarili mo na wala kang pagkukulang sa mag-ina mo. Ang siyang nagkulang.